Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Kung alam na po pala ng Diyos ang ating mga kailangan bago pa man natin ito sabihin sa Kanya, bakit pa po ba natin kailangang manalangin? Ngayon po ay Tuesday ng unang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng ating patuloy na buhay panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos. Sa katunayan, habang tayo ay patuloy na nananalangin, mas lalo tayong nalalapit sa Diyos. Kung hindi pa bahagi ng ating buhay ang panalangin, kung wala pa tayong regular na schedule ng pagdadasal sa araw-araw, subukan nating magkaroon ng consistent prayer life. At magugulat na lamang tayo sa paglago ng ating pakikipagkaibigan kay Jesus. Kaya manalangin tayo, hindi po dahil mayroon tayong kailangang hilingin sa Diyos. Dahil totoong alam na ng Diyos ang ating mga kailangan bago pa man natin ito sabihin sa Kanya. Alam na ng Diyos ang ating mga kailangan at ang ating mga ninanais sa ngayon, bukas at sa hinaharap. Nananalangin tayo dahil gusto nating maging malapit na kaibigan ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin na may kabanalan, ang ating buong pagkatao ay nakikipag-usap sa Diyos, nakikinig siya, at sa katahimikan ng ating puso, siya ay nagsasalita sa atin. Maririnig natin ang Diyos na bumubulong sa atin kapag tayo ay nananalangin na may katapatan at kabanalan. Kapag lagi tayong nananalangin ng buong pagkatao natin ay nakatutok sa Diyos, mas lalo tayong lalago sa ating malapit at pakikipagkaibigan sa Diyos. At darating ang panahon na hindi na tayo nagsasalita sa harap ng Diyos sa ating panalangin. Luluhod na lamang tayo at tahimik at hahayaan natin ang ating puso ang magsasalita sa ating maawain, mahabagin at mapagmahal na Diyos. Muli, kung alam na po ng Diyos ang ating mga kailangan bago pa man natin ito sabihin sa Kanya, bakit pa po ba natin kailangang manalangin? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in You will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of Your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience Your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of Your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise You for Your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.